Love you, Oda. I love you too. Lagi ka mag-iingat, ha? Merry Christmas, Happy New Year. Happy birthday. Salamat na nagsalamat sa lahat na. Hilutin mo na yung mukha ko. Bye bye, Kim. Bye bye. See you next time. May iba tao, Ben. So, ayan. Hinatid po ako ni Imb sa airport. Yes. Well, so, thank you so much, Kim. Bye-bye. Sino na manifest ko? Yes. Bye-bye. Asa manalag yung ano? Ito na ako. Alam ko talaga na malulungkot si Mama sa pag-alis ko. Kaya hindi ko talaga siya sinama sa airport. At hinaya ako na si Kim na lang ang maghatid sa akin. Hi! Shoutout mo na dyan ni Auron, Cyrus, Victoria Auron, Ivy Auron, at sa lahat ng mga nanonood ng buhay. Ayan, halang sa mga Auron daw. Bye-bye. Ingat sa inyo. At sa mga Mirazol, shout-out. Ayan, shout-out po sa inyo lahat. Ingat sa trip. Ingat. So for today's video, ayan, very formal po ang ating outfit papuntang Amerika. Yes, be, dahil umaasa ako na makakapag-upgrade ako to business class. Pero wala, be. Ito, pasok tayo as normal economy passenger. Pero for this trip, sasakay naman tayo, be, for the first time sa United Airlines. Alam mo, nakakatuwa dahil since bagong balik lang uli sila sa Pilipinas, diretso to Amerika yung lipad natin. So meron tayong 13 hours flight from Manila to San Francisco. And then doon na tayo mag-connecting flight sa pupuntahan natin. For this trip, hindi talaga ako nakapagsasalita sa loob ng aeroplano dahil nahihiya-hiya ako. Dahil sure, maintindihan nila ako. Pero ayan, pinipilit kong itawid itong ating vlog para makita nyo yung magiging experience natin sa paglipad sa United. Ito yung loob ng kanilang aeroplano. The usual siya actually, parang tulad ng Qatar Airways, yung mga long overhaul flights na merong mga entertainment na kasama. Merong TV, ito yung laman ng kanilang mga TV. Ayan, ang napindot ko pa yung ilaw. Siyempre, kahit lagi akong lumilipad, no, natatanga pa rin naman ako sa kanilang mga technologies, di ba? Meron silang mga pelikula dito, maraming choices ng entertainment para sa mahabang biyahe. Pwede ka makinig ng music, ng podcast, manood ng pelikula, TV series, or kung ayaw mo, pwede ka nang tumingin sa mapa lang para malaman mo kung nasaan ka na, kung nasa tamang lugar ka pa ba, o kailangan hiwalayan mo na siya dahil maliin na. Char. Isa pa sa nakakatawa dito sa kanila is malaki yung legroom nila. O diba, nakita nyo naman yung legroom at shoutout sa chinelas ko. Red na red. Gusto mo ba yon? Siyempre, dahil isa sa mga American airline, itong United, malaki talaga yung legroom dahil alam nyo yung mga legs nila. Mahahaba. Oo, legs pa lang pinag-usapan natin. O ito, may up close talaga para makita nyo yung mga pwedeng panoorin dito. Ayan, merong movies. Sa movies, meron silang bago at saka nakakaloka yung arrangement nila ng oras para alam mo kung 2 hours ba, 1 hour. Ito yung mga from letter A to Z, naka-alphabetical pa. Kompleto naman siya sa lahat ng bet mo. Meron siyang action, thriller, drama. Although hindi garoon ka bongbong sa daming selection, pero pwede na. Mag-e-enjoy ka na sa napakahabang oras ng biyahe mo. Para kung malungkot ka man dahil iwanan mo yung pamilya mo, ayan, meron ka entertainment. Oh. Sobrang dami ng choices, be. Ayan. Ewan ko lang alam yung mga pelikula. Ako hindi kasi alam yung iba, kaya minsan, pinipili ko na lang matulog. Tutal ako, mas gusto ko talaga natulog sa loob ng aeroplano. Eto, di ba, nakita nyo merong TV under 1 hour, under half hour, tas meron pang recently added. Ayan, merong Halloween. Sko, gusto nyo Halloween ba? Classic TV, aviation, iba-ibang genre. May business, comedy, documentary, drama, international, pati pang kids. Ito nakakatawa naman ito kanilang paunan dito. Ayan. In fairness, hirap na hirap ako hati. Hirap-hirap bunutin. Ayan, oh, pinakita ko sa inyo pa. Oh, pak. Pero na-realize ko, guys, na tinanggal ko pala siya dun sa kanyang punda. Ito pala siya, tapos biglang, ayan, oh.
binalik ko uli, sabi pupunitin ko. Sabi ko, ah, nung ko na-realize mga desisyon ko sa buhay. O, diba, tawang-tawang si bakla, na-realize niya, ah, okay, na pala yun. Ah, ayan, tulog na. Kaso hindi pa rin pala maganda dahil masakit sa batok. Pero syempre, habang nagbabiyahe tayo, nood-nood din tayo ng pelikula. Ito yung kanilang instruction sa paggamit ng safety kinemeron sa aeroplano. At syempre, ang ating lipad is mula Manila, papunta dito sa Pacific Ocean. At ito naman guys, yung ating in-flight food. Ito yung ating dinner. Meron tayong beef stew, tinapay, and syempre salad. O, update tayo guys. Ang layo-layo na natin. Malapit na tayo sa Honolulu. Ito yung biyahe namin. As in, sa ibabaw pala talaga kami ng Pacific Ocean dumaan. Ayan, nakita nyo parang Manila to San Francisco, North America. Grabe, ang layo ng nilipad ko, be. Siyempre, pagdating namin ng America, tanggal muna ng muta. Baka meron pa tumulong laway sa pagtulog lang sa aeroplano. Pero sobrang excited and happy talaga ako, Bex. Nakarating na tayo ngayon sa Amerika. Medyo nahihiya pa rin ako dito, be. Ayan, nasa San Francisco na tayo. Pero nahihiya pa din ako, hindi ako mapagsalita. Feeling ko, kasi siyempre dahil mga kabayan tumitingting sa akin, nahihiya naman ako. So, dire-diretso lang tayo. And welcome to the United States of America. Medyo mahaba yung pila nila dito. At ang nakakaloka, kasi kung maiksila yung oras mo para sa layover mo, feeling ko talaga may iwan ka talaga ng flight mo. So, dito na guys yung ating gamit. Ayan na. And ngayon, dito kasi guys sa San Francisco, on my experience ngayon ha, pag may connecting flight ka, kunin mo yung gamit mo, tapos i-re-check-in mo yung check-in mo, check-in baggage. So, let's go there. Noon natatakot ako noon, nilito, pero hindi naman pala. So guys, tabas muna ako ng airport, oh. Wow! Welcome to San Francisco. So, kailangan ko rin pumasok kasi may connecting flight ako. Pero ang ganda na yung weather, oh my God, I love it. So love it. Okay guys, so nakapasok na ulit tayo and I'm just so amazing excited kasi it's America, tapos sobrang gwapo ng mga makasabay ko kanina sa pila, sabi ko ano ba to, gwapo ng mga nasa immigration. Ay. Anyway, I'm walking now to the next gate for of my flight. Okay, medyo patago tayo dito nag-vlog ha, kasi alam mo naman, wala akong maayos na gamit, ngayon naka-phone lang ako. I don't know guys, but I'm just excited. Be, grabe ito sa USA, be. Yung mga gadgets, so naka-bendo machine. Try natin lumitali. Guys, naka-bending machine yung kanilang mga gadget dito, oh. So try natin magkano, ha. So, wala akong headset eh. No joke, no problem. Apple. Second gen. So, may AirPods na lang tayo. 38. 21. Wait, balikan nga natin. Ano to? Adapter lang siya. Ito yung ice lightning cable, Apple AirPods lightning. So ayan guys, ilalagay yung email kung saan mo gusto makuha yung iyong resibo. Oh my God. Tama kaya yung gadget na pupunta sa akin. Oh my God! Nakabili na ako guys. Bumila ako dito. Tari, authorized reseller pa ba, oh. Gusto mo yun? So ito na guys yung nabili ko na headset. Finally, makapag-using na ako. Pwede pag-video ko lang ngayon habang nag-layover ako, hindi na ako maingay. So from Manila, ang biyahe ko talaga is Manila to San Francisco, San Francisco to Chicago, and Chicago to Virginia.
Be, bongga na yun, be. Dahil sa halaga ng 83,000 pesos, nasa 21 hours lang yung biyahe natin papunta dun sa destination natin. Dito tayo kayo dyan sa Chicago. We're here na sa Chicago. So, nag-eaten na tayo sa ating flight. Pa-version na. Grabe, natakot tayo dahil akala ko, guys, mahuhuli ako dahil sa pinakadulo ko, guys, ng aeroplano nakaupo. At andito na nga tayo ngayon, be, sa Amerika. Yes, be, sa Amerika na ako and I'm just so happy to be here. Sabihin ko na sa inyo in advance, late po yung magiging uploads ko ng mga videos. Kaya naman sasabi sa inyo, Merry Christmas and Happy New Year. Yung mga susunod na videos ko is yung mga nangyari dito sa Amerika. I-follow nyo po ako sa aking Instagram para makita nyo yung mga live updates ko. Ganyan, kung nasaan na ako, kung may chance ba na makita ko kayo kung nandito kayo sa Amerika, ganyan. And sa mga Pilipino man nasa Pilipinas, ingat kayo dyan. Soon I'll be back. Pero for now, dito ako sa Amerika. Dito ako mag New Year din. Dito ko natin sa lubungan din. Hindi ko parang hanggang kailan ako dito. Pero for now, makita-kita po tayo. Nasa New York ako for the ball drop. Oo. So, makita-kita tayo, guys. Kung merong chance, just see me. Siguro, at dahil nandito na tayo sa Amerika, be, konting chika na lang yung ibibigay ko sa inyo dahil hindi ako nakapag-vlog talaga ng maayos coming here dahil wala akong camera talaga. Binenta ko yung camera ko bago umalis sa Pilipinas para may pang-ticket ako. Okay, patola. So, ito, short story type sa experience ko sa immigration dito sa Amerika. So, dito, be, sobrang haba ng pila dahil sobrang higpit din naman kanilang immigration dahil maliban sa mga papers na maliban sa mga passport papers na check nila, eh yung mga gamit chine-check din nila kasi may mga bawal din dalhin dito sa Amerika. Alam nyo ba yon? So, sinabi ko dun sa video na nakakatakot dito kumuha ng flight na may maiksing layover lang kasi pwede kang maiwan talaga. Ayun yung nararamdaman ko. Lalo na, coming here to Amerika, ang plano ko talaga gawin yung vlog is to fly with the cheapest plane ticket to Amerika para makita ko ano yung experience ng cheapest flight. Kasi meron akong nakita na taghalagang 30,000, 28,000 lang mga karto ka ng Amerika. Pero nakakatakot kasi self-transfer siya. So meaning, pagdating mo ng bansa, kunyari Manila, Tokyo, lalabas ka ng Narita Airport, tapos magpupunta ka ng Haneda. So ang ginawa ko, kaya bago akong lumipad ng Pilipinas, nag-apply din ako ng Japan visa. So meron na akong Japan visa na naman ng multiple na ito, tapos basta pang malakas na siya. Ganun. So, ganun yung mangyayari. Every daong call, lalabas ako para mag-check-in uli. So, recheck-in and immigration ang dating. So, sabi ko, hala, kung ganun, baka maiwan ako ng aeroplano. So, sabi ko, doon na lang ako sa mahal, pero sure akong makakarating ako na maayos. Ayoko na nung may maraming layover, ganyan. So, for this time, sabi ko, okay na to, tsaka United, parang gusto kong ma-experience din yung United. Kasi nga, parang nakita ko na bagong balik lang sila sa Pilipinas. So, sige, let's fly with United. Ganyan. So, ito na, mag-si immigration. Si immigration, guys, sobrang haba ng pila. So, kinakabahan ako, yung mga kasama ko sa pila, mga, sabi nila, I have a flight in 30 minutes. I don't know if I can meet my flight. So, okay, parang, oh my God. Teka, kausapin mo na sila lahat, eh. Lalo na yung mga kasama kong OFW nung flight na yun. Eh ako, medyo enough naman yung time ko, so carry lang. Pagdating dun sa immigration, ang tanong lang sa akin, oh, you look so good. Are you going to the Congress? So, maybe soon, if I become the Congresswoman. If I become the First Lady, sabi ko ganyan. Tapos, nakipagbiruan lang yung yung immigration officer. So, what are you doing? Where will you go here in America? What's your purpose? Ganun lang. Tapos, yun lang. Tapos, tinanong lang ako, are you going to declare in something in your staff? Sabi ko, hindi. Kahit meron akong dalang corned beef at saka ang tawag dun sa paste. Meron akong dalang alamang paste. Ganyan. Actually, feeling ko dapat i-declare yun pero hindi ko dineclare. Nakalusot naman. Nevertheless, yung biyahe naman. Nevertheless, sa biyahe, wala man akong problema. Sa transfer, wala. Medyo nakaka-stress lang kasi sa aeroplano minsan, punuan sila ng mga overhead
puno lahat. So ako'y parang, oh sige, buti na lang wala akong malaking bagay, backpack lang ako, ilalagay ko lang sa harapan ng upuan. Kasi parang lahat ng tao, be, busy talaga, dami maraming gamit. Oo, tapos nag-effort pa akong formal, wala din naman pala, doon din ako upo sa likod ng eroplano, dulong-dulo. Diyos ko. Nakakaloko lang yung mga katabi ko kasi akala nila mga madalas na ako sa Amerika, ganyan. So, chine-chika nila ako ng mega, mega, mega talaga. Like, oh, so where are you going? Ah, blah, blah, blah. Tapos, I'm flying. Be, puyat ako sa mahabang biyahe. It's just my first time in America. At tingilan mo muna ako sa ka-English. Oo, kulang yung tulog ko. So, yung English ko kulang din. Almahan nyo lang ako muna, please. So, minsan, oo na lang ako. Ganun na lang. For now, ito lang muna yung video natin. Ina-reserve ko yung ibang story sa iba pang vlog. Pero for this video, sabi ko ulit ko, I'm wishing you all the merry, 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 merry Christmas kung nasaan man kayo, kasama man ninyo yung pamilya ninyo, or you're celebrating it alone. Don't worry guys, marami pong Paskong paparating sa atin. So kapit lang. And na-survive natin ang 2023. One week na lang, matatapos na. Kapit lang. Mula dito ba sa United States of America, Merry Merry Christmas! This is me, Francis Candy, saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese, and don't forget to love yourself like someone you want to love, because ba, you deserve that kind of love. Mula dito ba sa US of A. Bye-bye mula kay Candy, yay! Yeah!